na alaman din natin kung gaano kalaking pera ang umiikot dun sa mga drug trades na ito. Tama po pala yung aming assessment na from 70 to 75% ng drug trade dito sa buong Pilipinas ay niluluto o dun kakaroon ng agreement sa loob ng bilibid. At yan ay silang nagsusupply sa buong Luzon, Visayas, and Mindanao. Sir, sa dami ng mga tumistigo, sino siguro sino doon yung sa tingin niyo yung pinaka nakakagulat yung testimonya? Well, talagang nagulat ako sa testimony ni JB Sebastian. Bukod sa matalino, mabilis sa magsalita. Mm-hmm. Talagang sinabi niya yung kanyang nalalaman, but hindi ko po siya tinanggap bilang isang binigyan ng immunity itong testigong ito sapagkat ako'y naniniwala na hindi pa rin niya siniwalat yung buong katotohanan. So may mga pinili siya, ganun? Tama po yun. Halimbawa, very clear ito. Bigyan ko lang kayo ng ilang example na sinabi ni Ronnie Dayan na hindi niya kilala si... sinabi ni JB Sebastian na hindi niya kilala si Ronnie Dayan. Ronnie Dayan. Mm-hmm. Eh, paano pong hindi magkakilala yan? Samantalang limang taong driver, security guard ni at the time, Justice Secretary. Justice Secretary, si Ronnie Dayan, kaya imposibleng hindi niya makilala. So, bakit, sa tingin niyo, bakit kaya niya tinago yun? Hindi ko po malaman kung anong kanyang play eh. Mm-hmm. Pero nagtataka naman ako na talagang he named Secretary De Lima as the protector ng mga illegal drug trader sa loob ng bilibid. Mm-hmm. At sinabi rin niya na sa limang beses na pagkakataon ay binigyan niya ng total na 10 million pesos si Secretary De Lima. Mm-hmm. At talagang pinaghalo niya yung totoo at yung hindi totoo eh. Sir, si JB Sebastian, sabi niyo, hindi niyo binigyan ng immunity. Pero from the that's from the Secretary of Justice. That's pero correct. Binigyan siya ng immunity ni Speaker Alvarez. Can you explain ano ba yung difference po? Well, yung pong binibigay na immunity ng House of Representatives through the Speaker ay ang ibig lamang pong sabihin noon ay hindi maaaring gamitin ng sino man yung mga ebidensya or mga statements na ginamit niya during the hearing. Okay. Kaya sa kay JB Sebastian po, yung kanyang mga sinabi na doon, hindi magagamit. Halimbawa, kung hindi demanda mo siya sa court o sa Sandigan Bayan o sa ombudsman because yun ay meron siyang immunity na hindi maaaring gamitin sa lahat ng fora yung kanyang sinabi. But kung merong mga pwede pa rin siyang idemanda, as matter of fact, dinimanda nga siya ngayon ng BACC ni na at yun naman pong immunity ino-offer namin sa DOJ. Sa DOJ, ay yun po yung immunity under the Witness Protection Program. Pag ikaw po ay nilagay namin sa Witness Protection Program, hindi ka maaring idemanda kahit saan forum. Kaya pero, hindi lamang po yung kanyang sinabi sa iba man, lahat po ng tungkol doon sa kaso na pinag-uusapan na hindi po siya maaaring idemanda saan mang forum. Sir, just a small short follow-up. He's already convicted. How can a convict be witness? Well, ang kwa naman po natin, halimbawa, although yung kay JB Sebastian has convicted siya ng at least 2 life terms, but halimbawa kung ang kanyang conviction lamang ay mga 12 to 20 years, then pwede siya maging maging parolee sa after 10 years. Mm-hmm. So, pwede pa rin siya after siyang, that. I see. Sir, si hindi lang si JB, maraming mga testigo na pointed at Senator De Lima. Ano? Actually, halos pong lahat ay nag-point kay Senator De Lima na talagang siyang involved sa drug trade na as protector ng drug trade sa loob ng bilibid. This might not be the forum na isa-isahin natin na lahat mga sinabi nila. But itong sa dami ng mga nagturo kay Senator De Lima,
Can we expect the DOJ to file a case against her already? Actually, kung yun lamang pong ating mga nakuhang mga dyan sa testigo na tumistigo sa house, ang pagbabasihan natin ay talagang sobra-sobra na po ang ating testimonial evidence. Kaya nga lang po, eh, palibasa ako po ay ang training ko bilang isang litigator sa loob ng mahigit na 40 taon ay hindi po ako nagpa-file ng kaso na hindi malakas sa lahat ng aspect. Kaya po ta, although marami na naiinip, bakit anya hindi filean ka agad yan, ay sapat-sapat na naman ang ebidensya at even si Father Ranel Aquino na sympathetic sa kanila ay nagsasabi na talagang kung pag-uusapan lamang yung probable cause ay sobra-sobra ng ma-establish namin. But ako po ay gusto ko pong buuhin muna yung pag-link nitong mga bank accounts, nitong mga napinagdidepostoan, itong mga pinagbilhan sa illegal na droga para palakasin pa yung kaso ko. At yan nga po, at kami po ay binigyan na ng dalawang answer, reply ng AMLAC at nakuha namin doon yung mga million, actually bilyong nakadeposito dito sa mga accounts na ito. So, katulad halimbawa po nung kay Falca Santos, yung witness na PSG, na sinasabi niya na siya ay inutusan ni Dilima na mag-deposit doon sa isang banko dyan sa sukat at pero nakalagay sa sobra yung cheque at binibigay na lamang sa kanya yung mga kung magkano man ang pinagpapawithdraw. So yan po ay hindi pa natin alam kung ano yung account na yan, kung nakarino mong pangalan, pero at least may lead na ako para tingnan ko kung kanino bang pangalan itong pinagdidiposto ng ito ni Falca Santos. So ganyan po. Kaya po ako'y nananawagan na sana be patient sapagkat pinanlalakas ko lamang po, nagbibuild up ako ng kaso insofar as the documentary evidence are concerned. So, on top of testimonial evidence, documentary evidence, yun ang hinahanap niya. Opo. May timetable po ba kayo dito? Wala po akong timetable na binigay sa akin sarili. Ang timetable ko po dyan ay hanggat mapapalakas ko pa yung kaso at we are just in the process kasi tuloy-tuloy po ang pagbigay sa amin ng AMLA ng mga bank tip bank accounts na ito, mga deposits, mga bank accounts na ito. Kaya siguro po by the end of the before the year ends baka makabuo na kami. Sir, there are seven they call themselves the real minority no sa house no. Sina Edsel Agman and so on. Sabi nila ang target lang naman talaga ng hearing is to harass Senator De Lima. Ano pong masasabi niyo diyan? Actually, kung to harass lang dapat ang target ng hearing ng mga 'yan hindi po totoo. Unang-una, yung hearing pong 'yan ang nagpatawag diyan ay House of Representatives. Kami po hindi kaalam diyan sa paggawa ng kanilang investigation. Kaya lang, inatasan po kami na dalhin daw po namin ang aming mga resource person tungkol dito sa bagay na ito. Why did the illegal drug trade proliferate in the New Bilibid prison? Pero wala pong katotohanan. Ganyan lang po, minamouth lang pa nila itong mga minority ito. Yung sinasabi ni Secretary De Lima, na itong lahat ay pangharas lamang siya, pang-persecute sa kanya sapagkat yung mga aming mga testigo ay puro bayaran, coach, tinakot, kung ano-ano pang sinasabi. Pero hindi nagbibigay si Secretary now, Senator De Lima, ng kung bakit sinasabi niyang ito'y hindi dapat paniwalaan. Kasi po, alam natin sa batas na as between two kinds of evidence, positive and negative, yung isa nagsasabi na kay protector na ikaw ay binigyan ng pera, it will always prevail over negative testimony yung bang itatanggi mo lamang. Sasabihin mo, hindi nangyari yan. So, pag yan ganyang dalawang klaseng evidence ang nag-clash, definitely talo ka agad yung mga negative. Kaya dapat para paniwalaan si Secretary De Lima, Senator De Lima, dapat magsabi siya na itong binibintang sa kanya bilang protector,
ng illegal na droga sa loob ng Bilibid, magsabi siya doon sa kanyang mga ginawa. Ano bang ginawa mo during your time para hindi ka dapat pagbintangan ng ganyan? Ikaw ba ay nagpatupad ng ganito? Meron ka bang inalis na... Ano ba yung sinasabi niya na she is the only justice secretary in the history of the country to stage raids in Bilibid, on Bilibid, in I think 2014, simula ng 2014. Opo, noong 2014. Yun nga po yung sinasabi natin na... Anong sinasabi ng mga... Mm-hmm. Fake trade yun kasi. Mm-hmm. Parang it was made to preempt the Coplan Cronus ng CIDG ni General Magalong. Kapagkat doon po sa Coplan Cronus ni General Magalong, nakalagay doon na pag na-raid natin yan, mm-hmm. July pa po yan, nag-umpisa ang mm-hmm. plano. Mm-hmm. Pag na-raid natin yan, lahat ng mga high-profile inmates ay ilalagay natin, i-isolate natin. Diyan po natakot si Secretary De Lima. Mm-hmm. Kaya in December, although they've been planning the Cronus, Coplan Cronus since July, mm-hmm. in December, naggumawa sila ng another Coplan Nomads. Mm-hmm. At yan ang ginamit niya para i-raid ang Bilibid. At yan nga po, sinasabing nakakuha dyan ng mahigit ng 300 million, pero ang nire-report lamang sa dyaryo ay 1.6 million pesos. Mm-hmm. Hindi po nagustuhan yung mga nagpaplano ng Coplan Nomad. Yung plano ng original plan ng PDEA, DOJ at ng CIDG, mm-hmm. na yung lahat ng mga high profile inmates ay i-isolate kasi mm-hmm. makakasama si JB Sebastian. Mm-hmm. So, ang ginawa nila, aside from JB Sebastian, lahat ng high-profile inmates nilagay nila sa MBI para solong-solo ni JB Sebastian ang pangangalakal ng illegal na droga during the 8 months that the high-profile inmates were in the MBI. Sir, sinasabi ni Senator De Lima na si JB Sebastian was a government asset. Which might have been an indiscretion, ano, kasi yung sinasabi niya, kung totoo man yan, his life is in danger. Now, he is denying na government asset siya. Ay, ano pong tingin ninyo? Actually, yung pong government asset na yan, talagang yan ay afterthought lang eh. Unang-una, ang isang Secretary of Justice, hindi kami nag-maintain ng asset. Mm-hmm. Sapagkat we leave them to our agencies, to halimbawa to the MBI, mm-hmm. to immigration, or to PDEA. Secondly, ba't mo gagawing government asset si JB Sebastian samantalang siya ang pinaka malakas na mag-deal ng illegal drug sa loob ng Bilibid? Mm-hmm. Mm. Pangatlo, bakit magiging asset si Sebastian samantalang alam ng lahat sa loob ng Bilibid na siya ang pinakamalakas sa iyo? So, paano magiging asset yan? Eh, everybody knows him to be that strong with you. And fourth, ginawa lamang yan as an afterthought, gawa nga ng gusto niyang of all the drug lords, siya lamang ang maiwan sa loob ng Bilibid para kanyang-kanya, solong-solo niya ang pag-trade ng illegal drugs mm-hmm. sa loob ng Bilibid. Sir, yung lumalabas no, dun sa hearings, so parang merong dalawang courses of action for the government. One is to file the necessary charges. Ito nga sinasabi nyo, you need to build the case, get documentary evidence and so on. The other is to clean up Bilibid. No? Ano what can we look forward to dun sa second part, the cleaning up of ayan po ang ginagawa natin ngayon as actually yan po ang kaya nang tanungin si JB Sebastian, ano ang pagkakaiba noong Bilibid, pagpapatakbo ng Bilibid before the SAF came and came in at saka noong panahon ninyo? Ang sagot niya, it's like night and day. In other words, talagang hindi na sila makapag-transact ng droga sa loob ng Bilibid. At as a matter of fact, sa assessment ng SAF is talagang 90% ng
nung mga illegal ay nawala na. Mm-hmm. Sir, ano but, now with respect to that, tinanong ko si Presidente kung ano ang guidance niya tungkol doon sa gagawing New Bilibid Prison sa La Oro, Nueva Ecija. Mm-hmm. Although marami ang nag-uupos doon because of the masyadong mahal ang magagastos, mga up to 150 billion pesos. Na 150 billion. 150. Mm-hmm. Nasabi ng mga karamihan, especially si Secretary Dominguez, eh, makakapaggawa tayo ng mga additional buildings, hindi lang dito sa Bilibid, pati dyan sa Women's Correctional at dun sa lima pang na penal farms sa throughout the country nang maliit lamang. But ang sabi ni Presidente Duterte, ituloy mo. Ituloy ninyo. So, gawa ng kailangan natin yan. Kaya sa November 24, magkakaroon ng submission of bids para ituloy na yung project na yun. Secretary, meron tayong mga nanonood sa Hong Kong at saka sa Singapore. Baka gusto niyong bumati naman. Ay, kumusta kayo dyan sa mga taga-Hong Kong, Singapore? Naalala ko yung punta ko rin. Mukhang masaya dyan talaga sa Singapore at saka sa Hong Kong. Magandang gabi sa inyo lahat. Secretary, meron tayong mga tanong tukol dun sa balik po tayo dun sa probe sa illegal drugs trade, ano. Before you took office, I think you already said something that to the effect na meron talagang may problema talaga yung ano, yung Bilibid dun sa drugs, ano. Anong masasabi niyo dun na ngayon after you became Justice Secretary, parang nakatutok lang kayo kay Senator De Lima? Unang-una, hindi totoo yan. Actually, yung ginagawa namin sa New Bilibid Prison, so pag-clean up sa Bilibid, yan po'y nagsimula nung kahit hindi pa kami nakaka-assume ng office. Mm-hmm. Even before we assumed the office on June 30, parang ginawa ko na po yung aking gagawin dyan. Mm-hmm. I made, kinausap ko yung mga dating mga Bucor directors, tinanong ko yung kanilang mga experience katulad ni na General Binarao, yung mga superintendent at iba pang mga resource persons na tinatawag ko upang malaman ko kung anong problema. At kaya't yan po nang kami mag-assume, alam ko na po ang gagawin yan. Kaya't in 20 days, alam ko na po na kinakailangan namin ng staff at I've already made an arrangement with General Bato para walang problema. Kasi hindi mo naman basta-basta makuha yan sapagkat ang staff is under DILG at because of our preparation, sandali lamang. In 20 days, we were able to put staff at the New Bilibid. Pero yung pong ginagawa ko ay palibasa yan po ang talagang nakatutok, yan po ang headline ngayon, kahit parang lumalabas na yan lamang ginagawa ko, hindi po. Marami pong mga attached agencies na Department of Justice katulad ng NBI, Bureau of Immigration, LRA, naka-attach din po sa amin ang Solgen, ang PAW, eh yan pong lahat ng yan ay ginagawa namin. Nagkaroon po kami dyan ng pag-aaral at even before we assumed office. Kaya po hindi lamang yun laman na napakaganda ng ginagawa ng Bureau of Immigration. Gawa po nung kanilang ginawa ay na discovery po natin yung mga almost 200 Indonesians na nagpapanggap ng mga Pilipino. Mm-hmm. Kaya't na-issuean sila ng Hajj passport. Mm-hmm. Although they are Indonesians. Pero yung Hajj passport alam naman natin dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So marami rin po silang mga ginagawa at ini-implement yung ating iyakat yung against human trafficking. Very active po kami dyan. At of course, dito po sa NBI, lahat po dyan ay meron tayong may talagang sa mga agencies ko
na naka-attach sa DOJ ay meron tayong mga anomalias na nililinis, but mga tatlong buwan lang naman po kami, kaya kami po ay huwag kayong mainip at lahat po ipupuntahan natin yan. Although talagang the most urgent ay itong problema ng bilibid. Sir, about the question of the time frame, even resource persons like General Magalong, inaamin or in mga ibang mga testigo, inaamin nila na this went years before. This was going on years before, mga year 2000, parang ganun. Anong tingin niyo yan? Anong tingin niyo dyan sa ganung usapin to ko sa time frame? Tama po yun. Actually, I was corrected by General Magalong. Ang sinabi ko ay yung from to yung the last 6 years lamang. But General Magalong told us that yung illegal drug trade, napansin niya, napansin nila nung nung 2000 pa. In other words, 2001, 2002. Ay so, lumalaganap na ang illegal drug trade sa Bilibid. So may mga nagtatanong, so bakit nakatutok lang kay De Lima? Hindi po nakatutok kay De Lima. Actually, ang nakatutok sa kami dyan ay talagang linisan ng Bilibid. Kaya lang, pag ginawa mo yan, hindi maaaring magkaroon ng ng personalities na mababanggit mo. So it's just natural na ang personality mong babanggitin na nagpabaya o kaya nag-protect sa mga illegal drugs na yan ay yung siyempre yung head. But definitely, we have named De Lima, we have named Bukayo, we have named Ragos, at iba pang mga mga officers ng agency na ito. Kaya po ta incidental lamang yung pagiging very prominent ni Senator De Lima dito sa ginagawa namin ito. Sir, we're gonna take a break soon, but I have one more question. Prior to the House inquiry, did you conduct a probe sa Bilibid investigating the proliferation of illegal drugs? Well, I could not say that a probe, pero binisita ko po yan. Sapagkat noon nga po, wala pa kaming na-appoint na any director. As a matter of fact, up to this time, the president should have appointed the four directors, the principal officers of the of the NBP. But ngayon, yung si OIC Rolly Asuncion lamang po ang na-appoint dyan. Meron pa po dapat tatlong i-appoint, sapagkat yung original na dapat head ng Bucor, si General Balutan, ay hindi na po tinuloy ni Presidente Duterte at ginamit niya yan sa PCSO. Kaya po't naghahanap kami and ng isang talagang malinis, matapang na mamumuno ng Bucor. What about the other positions? Si General Balutan, isa lang dun sa ano? Opo, meron pong yung head, yung director, isa yon. Tapos meron siyang 3 deputy directors. Kaya ang lumalabas po ay itong one of the deputy directors, itong si OIC Asuncion. Siya muna ang dinesignate ko as the director of the OIC, director of the bureau. Sorry, correct me if I'm wrong, but the president is the one to name even to the level of deputy director? That's right. Presidential appointees po yan. We could only recommend. So may mga recommendations na kayo? Meron na po. At actually, yung dati nga puno na yun eh. Kaya nga lang, hindi natuloy. So we have to vet some more names. Kaya kung merong gustong mapa-appoint sa Bucor, mag-submit lamang po sa amin and we'll consider your applications. Sir, paano niyo po nabalitaan na talamak ang illegal na droga sa Bilibid? So when you visited, when you were newly appointed, medyo alam mo na eh, di ba? Alam ko na po. Oh, paano niyo po nalaman? Well, o nabalitaan. Kuwan talaga yun. Sobra-sobra naman ng napaka, may mga kaibigan kami riyan. At even before the president
assumed office, ang daming pupunta sa akin, nagsasabi na dapat ganito ang gawin ninyo dyan, huwag ninyong itong si ganon, ay dapat huwag ninyong i-appoint yan, o alisin yan. So, talagang napakarami po. As a matter of fact, nagbigay ko ng statement na after I studied the what's happening in the Bilibid, sinasabi ko talaga na lahat ng aspect ng buhay dyan sa loob ng Bilibid ay talagang punong-puno ng anomalya. And ang Bucor is the dirtiest government agency ever. Wow. Okay, on that note, we are going to take a 1 minute break. You are listening to or watching INQ&A, and our special guest tonight is Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Pasensya na, medyo nagkamali ako dun. Secretary, yung sa... I wanted to first ask you, how did the President offer you the position of Justice Secretary? I know that you were classmates in law school. Was this before the election itself? Was it after the election? Ano ba nangyari? Well, during the campaign, malaging nagbibiro yan. Kumalang ako, biro. Ito, na pag nandun ako sa kampanya niya, kasama-sama kami throughout the Philippines, nililibot namin yan. Ito si Vita Aguirre, yan. Baliktore namin yan. And baka siyang maging DOJ Secretary. So, during the time na kinakailangan mo namin pumunta dun sa Davao, kasi di ba talagang lahat ng all ways goes to Davao at that time. Okay, all roads lead to Davao. So, nandun ako nung May 18, tanda ko pa, at mayroon kaming, binigyan kami ng audience ni Presidente. Pito kami, including yan, si General Esperon, si Laurel, na supposed to be, Peter Laurel, supposed to be an Education Secretary. Yeah. Sinabi niya sa nagkukwento-kwento noon na kung dapatan niya si Secretary Yasay ang nagkukwento na dapatan niya na tulungan natin yung mga naloko nito mga educational fund. So sabi ni Presidente, dapat kuwang ka riyan. Yang dapat magagaling ang mga lawyers na kukunin mo dyan sapagkat marami kang hahabulin. So, sabi dyan sa Department of Justice, dapat marami dyan mga lawyers. Hindi ba, Secretary Vit? Ganun lang ang sabi sa. So, ganun lang. So, what I did, tumindig ako. Sabi ko, lumapit ako, Presidente, magkatabi lang naman kami. I thank him and
shook his hand. Sabi ko, salamat po, Mr. President. And that was it. That was it. So, ganun lang ka, Juan, ka simple. Did he give you marching orders, sir? Yes, sabi niyang ganyan, use all the resources from your office na to rid a country of corruption, illegal drugs, and of course, yung criminality. Yan tatlong yan ang talagang binigay niya sa akin. Mm-hmm. So, even at that very moment, after our meeting, sinabi niyang ganyan na baka ikaw din ang mag-ayos sa bit itong mga problema natin sa PCSO. Na kasi napag-alaman namin nun, even before that day, na dito sa mga small town lotteries, mga 10-15% lamang nang nakokolekta dito ang pumupunta sa PCSO. Mm-hmm. At yung 85%, 90% binubulsa na ng mga operators. So as early as May 18, you were already thinking of yung sa PCSO, STL, opo, pag-aaralan yan. Kasi sinabi niya yun sa akin eh. So you take charge of that. As a matter of fact, itong STL, na buo na po namin yan, I reported sa cabinet kung ano ang gagawin natin procedure dyan. Mm-hmm. And hopefully we'll be able to triple, even quadruple the income of the PCSO. Kasi yung gustong-gusto ni Presidente ay matulungan talaga gamitin niya yung pondong yan para sa health services. Sir, as Justice Secretary, you sit in the Judicial and Bar Council, which goes through the appointments of all the judges in the judiciary. May marching orders ba si Presidente pagdating sa JBC? Diyan, wala siyang sinabi. Mm-hmm. In other words, talagang sa discretion na lang namin kung sino ang aming parang i-recommend sa kanya. Mm-hmm. Kasi siya naman ang mag-a-appoint niya. So, I've attended several meetings ng JBC. As a matter of fact, twice of these meetings, nagkasama kami ni Senator De Lima. She being the chairman of the Committee on Justice. Ako naman, ex officio member being the Secretary DOJ Justice. Secretary. So, kamusta naman yung dalawang meeting na yun? Medyo very civil pa kami nun. So now it's, I guess it's Senator Gordon sitting in for the Senate, no? That's right, pero hindi pa kami nag- kakasama ni Senator Gordon. So, yung first time niya siguro, baka magkasama na kami. Sir, before I leave this topic, wala kayong napag-usapan ni Presidente, but there's going to be a Supreme Court vacancy in a couple of months. Wala na siya. I mean, not specific names, but baka meron man siyang nabanggit na this is the kind of person that we want in the Supreme Court. Wala namang ganun. Wala namang ganun. So, talagang sinabi naman niyo sa amin, sa aming mga secretaries eh, that once I appoint you, I leave kung anong gagawin mo dun sa hindi kita pakikialaman. Ganun namang nangyayari. Mm-hmm. Talagang hindi siya nakikialam. As a matter of fact, itong si Senator De Lima nga ay nagsasabi na what I'm doing ay gawa nang yun ang utos sa akin ni Presidente. Sa totoo lang, except when we were in Vietnam, na pag-usapan namin itong mga anomaly sa New Bilibid. Mm-hmm. Kailanman ay hindi ako kinausap ni Presidente dito. As a matter of fact, matagal ko nang ginagawa itong gagawin ko sa New Bilibid, ni hindi ko siya kinausap dyan. Ni hindi niya ako kinausap dyan. So the only time you talked about this was in Vietnam kasi kasama ka dun sa presidential party. Nagkasama lang kami. Nagkatabi lang kami sa aeroplano eh. Mm-hmm. So yun na tinanong niya sa akin, Vit, saan ba yung saan mo na ba yung sinasabi mong 300 million na hindi in account ng mga nag-raid noong December 15, 2014. Mm-hmm. Actually sabi ko, Mr. President, that was I found that in one of the copies that of the letters given to you. Sa dami siguro ng trabaho, hindi na niya maalala. Pero yung one of the witnesses, yung Arile, sumulat sa kanya yun eh. And I was given a copy lately lang eh. Kaya hindi lang niya naalala. So mabuti lang at dala ko nun. So pinakita ko, dito po sa paragraph na ito. So nabasa niya. That's the only time that we talk about this. Pero hindi niya ako pinakikialman kahit anong tungkol dito sa Bilibid prison na ito. At kaya hindi tama yung sinasabi ni Senator De Lima na we are just
persecuting him. No. Ang sinabi ko sa kanya during the budget hearing, Senator De Lima, wala pong katotohanan yung akusasyon ninyo na pinipersecute ko kayo. Ginagawa ko lamang po ang aking katungkulan or duty as Secretary of Justice. Yung tungkol po dun sa sex video, no? Si Presidente actually ilang beses niya nabanggit eh. No? Yes. Kaya siguro dun pumapasok yung pumasok sa isip ni Senator De Lima, for instance, na baka talagang pinipersecute. Kasi in the end, hindi naman pinakita yung sex video dun sa hearing. Unang-una, I've never said that we should show mm-hmm. the sex video. Mm-hmm. Alam naman natin na yung whatever proposal na yan ay nanggaling dun sa members of the Justice Committee ng House. Mm-hmm. Kaya lang, di siyempre, lahat naman halos nakapanood na nung mga six video na yun eh. Yung description ni Jonel Sanchez doon sa kanyang affidavit was very vivid na doon sa dalawang six video that he was talking about that. Mm-hmm. Eh. Actually, hindi ko pa napapanood yun eh. Ang napanood ko yung isa, so apparently, there are several sex videos. Sir, ano pong kinalaman dun sa illegal drugs trade? Kasi nagsasabi, ba't kinakailang ipalabas yan? Yung sex video na yan, eh, wala namang yan may personal kay Secretary De Lima. Hindi po totoo yun eh. Because we are proving that because of the closeness relationship between mm-hmm. Ronnie Dayan and Secretary De Lima, kaya nagkaroon yan ng parang power or authority na to go inside the jail and ask for election contributions, ask for money, for drug monies. Kaya kung yan po ay walang relasyon, ay you could not expect a driver or a security officer na pumunta sa loob ng bilibid kung wala kang permiso or kung hindi maglalakas ng loob yan eh, mm-hmm. na gawin yon. Mm-hmm. But ang problem lang is that kaya na mayroong nagpo-propose na ipakita yung sex video kasi tinatanggi niya yung kanyang relasyon with Ronnie Dayan. Kung hindi na niya tinanggi yan, then there is no need to show the sex video. Kasi yun lang naman ang ibig sabihin nun eh. Mm-hmm. Show the sex video so that malaman mo kung ano ang relasyon nila and why itong si Ronnie Dayan ay napakalaki o napakalakas ng loob na manghingi ng pera, drug money, doon sa loob ng bilibid. Okay, thank you. Secretary, before we went on air, I said I'd like us to talk about some of the other things that you're doing kasi dami yung pong ginagawa eh. But before that, now we still have about 17 minutes. I'd like to ask maybe one or two questions about yung extrajudicial killings, no? First of all, how should we define EJ case? Ano ba ang extrajudicial killing? Yung pong dalawa po dyan ang kwanin. Meron kasing EO 35, mm-hmm. yung extrajudicial killing. Pero yung po limited lamang sa extrajudicial sa killings involving media men, mm-hmm. yung mga nasa labor, mm-hmm. in other words, yung mga may mga special purposes specific interests. Mm-hmm. Hindi po kasama dyan yung mga sinasabi nilang extrajudicial killing na mm-hmm. nangyayari sinasabi nila ngayon, mm-hmm. yung mga napapatay dahil mm-hmm. sa pag-enforce ng illegal drugs. Hindi po kasama dun sa definition na yun. So dito naman sa Senate hearing, mm-hmm. dyan yung sinasabi lang extrajudicial killing na kahit hindi involving labor mm-hmm. or media men, mm-hmm. ay extrajudicial killing yun. Hindi ba yung parang extrajudicial, somehow there is the involvement of the state? That's right. Yung pong parang ginagamit ang forces ng bansa, mm-hmm. para gamitin sa pagpatay ng mga kinagagalitang mga mm-hmm. groups of persons. Mm-hmm. Sir, will we expect to see you in the Senate if the
Senate Committee on Justice resumes its hearings on the EJ case. Opo, actually, did you ever get an invitation? Actually, nangyari na po yan nung kuan, although it was not we were not invited dito sa extrajudicial killing hearing yung involving the witness Matubato. Mm-hmm. Which we said that talagang coach lamang yun, yung witness na yun. Mm-hmm. It's an incredible yung witness na yun eh. Sir, ano pa ba ang mga ginagawa ninyo as Secretary of Justice? You are not just focused on the illegal drugs trade. Marami po kaming ginagawa. Actually, may nabanggit po kayo kanina. Yung pong we are working, kinakailang double time na makakuha kami ng lupa so that yung aking pet project na DOJ Academy, yung mabigyan kami ng pondo, mga around 100 million para sa building. So, yun po ang aming nilalakad ngayon sa Appropriations Committee. DOJ Academy to train prosecutors? Opo, yan po'y parang counterpart ng mga Philippine judges, yung PhilJA, na nagtitrain sila kasi nakikita natin na marami ang nadidismiss na mga cases, especially with respect to drugs, gawa ng yung because of the lapses of the public prosecutors, for example. Tapos ano pong timetable dyan for the academy? Within 1 year dapat, hopefully this will be approved during this budget eh. Kaya sana maisama yan, so in 1 year we could begin, so we could see, we could realize this within the well, within 2-3 years. So ano pa po? What else? Ako rin po ang ataasan ng ating pangulo tungkol dun sa kanang rules and regulations tungkol po dito sa small town lottery. Okay. Kaya I believe that itong present income natin from lotteries, small STL na around mga 8 billion lamang, I think we could triple, quadruple this for the next year. So, sir, hindi po kayo naniniwala yung STL is a way to cut down on wetting? Actually, it was successful. Talagang napatay ng STL ang wetting. So, ang problema is that after killing wetting, ito namang mga operators natin na nabigyan ng franchise to operate, ang nire-remit lamang sa PCSO is around 10 or 15% of the collections. So, pocketing the remainder. Paano ba dapat? All 100% or they're supposed to keep a little? No, dapat talagang 100% kasi 100%. Mayroon silang percentage dun eh. Mm. Ang problem is that yung talagang malaki ang diferensya, tapos kulang ang dapat dun may handheld kang equipment na o gadget na pagpindot mo ron, pag may tumaya sa dun, immediately nakaregister yun sa PCS. So, yun ang ideal. But because of the lack of internet facilities sa far-flung areas, hindi pa natin magawa yon. Kaya yung collection, yung 100% reporting of collections, hindi pa natin siguro makukuha. But definitely, makakuha tayo ng 80% of collection, magkakwadruple po ang ating collection. How about hiring enough lawyers? I understand you have a lot of vacancies. Yan po ang pinaka problema namin sa DOJ. Ang sabi nga namin, sabi ko, ang tingin ko dito, mas madali pang illegal drug trade sa solusyonan eh, kaysa dito sa mga problema namin sa doon sa aking backyard. Kasi we lack about 1,054 lawyers and we need to hire 1,000 more. But hindi kami makakuha. Otherwise, we'll not be able to. Yung backlog namin sa cases na mga 12,000, napakarami nun eh. Sir, at the rate we're going, we could not even touch, we could not even reduce the backlog. What are the reasons for the vacancies? Not enough applicants? Not enough qualified applicants? Or
not enough people interested in the, well, you know, because of the salaries or whatever. Pareho rin yun, pero although talagang yung salaries ng prosecutors are now competitive sa mga private sa sector, private, but yung root ba ng mga prosecutors na pagkaroon ng pag nagkaroon ng vacancy ay dun la gustong pumunta sa judiciary. So there was even a time, an instance just this year na matagal na pinabayaan, hindi nag-appoint ang ating past president ng mga prosecutors. Kaya pagkatagal-tagal doon sa Malacañang, at so napipilitan yung, because of sa katagalan, napipilitan sila mag-apply sa judiciary. So there was a time, or there was an instance na itong isang prosecutor namin sa Cagayan de Oro, sa Mindanao, ay nakatanggap ng kanyang appointment for as prosecutor nung umaga, tapos nung kinahaponan nakatanggap naman siya ng appointment niya sa judiciary. Nakausap ko mismo yung nangyari. Nakausap ko mismo sa yung tao ang pinangyarihan niyan. So ngayon, gawa na ang rutan niya na talagang yung aming prosecutor talagang gusto nilang maging judge. Kaya pag nag-hearing nga kami sa JBC, sinasabi ni Chief Justice Sir Sereno, kawawan naman dito si Secretary Vitt. Ito na naman nag-a-apply dito. Mga prosecutors na naman. So, ganun ang talaga. That's why we need lawyers. Kaya we need prosecutors. At sana yung maraming mag-apply sa amin. Sir, I have a couple of questions from Facebook. But before I ask that, kasi medyo pabalik dun sa previous topic natin. Ano pa bang pinagkakaabalahan ninyo? Well, itong during our visit, we need to have the president has undertook to release the Vietnamese fisherman as a sign of goodwill. Kaya ta yung mga may kaso dito, around 17 fishermen ay i-release namin. And we'll be even spending for their flight home. At bibigay na i-release din namin yung kanilang mga boats. So hindi natin susunugin bombahin katulad ng ginagawa ng Indonesia. Hindi katulad. So we are also hoping that there will be internet connectivity sa amin, sapagkat hindi kami katulad nung sa Supreme Court na tsaka sa Court of Appeals, yun ang gusto namin gayahin na isang pindot mo lang malalaman mo na yung status ng case. So we need internet connectivity. At yan po ang mga pinagkakabalahan pa namin maliban dito sa Bucor. Sa JBC po, how many vacancies are there sa judiciary? Marami pong kwan. Sa Supreme Court, wala pa. No? Wala. Pero it will be coming mga December ata. So, but ang daming nakalista, ang daming nag-a-apply. So, talagang maraming trabaho din yung JBC. Sir, I have a question from Dom Del Pozo on Twitter. Is De Lima eventually going to end up in jail? Pag nag-prosecute po kami, ganun ang objective namin eh. Gawa nang if you prosecute, you really have to throw the books on her. Kaya ta, yun po ang amin. That's why hindi ako nagmamadali na i-file kagad when there are still loose ends to tie. So, yun po ang objective ng isang prosecutor. To prosecute and to put the guilty in jail. Well, she enjoys some level of immunity as a lawmaker. But it depends also on the charge that you will bring against her. That's right. What kind of charge are you? Pag charge mo po is six years or above, ay hindi na po, wala na pong immunity ang mga lawmakers. They have to face the case. Ito naman sa mga kasong ipafile sa kanya, especially under the 9165 or Dangerous Drugs Act, ay puro po malaking matataas ang penalty nito, ranging from life. From almost palaging life dito eh. Life imprisonment. Kasi wala na tayong death penalty. Sir,
the opposite question from Gaudi Kibalio from Facebook naman. I think I would know what your answer is, but let me ask it anyway, no? Would you be willing to lose your license to practice law after 40 years of trial lawyering? If it will be proved that you manufactured evidence against De Lima? Yes. Because I will never manufacture evidence. I've been practicing for so long, and maraming nag-offer na mag-manufacture ng evidence, but I could never be part of any kind of manufacturing evidence. Thank you. Sir, here's another question from Twitter. From Ray Trilliana. Actually, maganda to eh. Are you worried, Secretary of Justice, that the war on drugs will weaken in the long run an already problematic justice system? I don't think so. I could not see why it would weaken the justice system. As a matter of fact, we believe that this war on drugs were... About 90%, 91% of the Filipinos are supporting, should strengthen the rule of law. Sir, the latest SWS survey, nabanggit niyo po yung popular support for this, shows that there is in fact a majority support for the war on drugs, but there is also majority support for the position that the suspects remain alive. Yes, I was aware of that. Mm-hmm. So paano pong... How do we approach that particular issue? Kasi sinabi naman niya ng mga pulis, ni Presidente Duterte, ni GPNP Del Rosa, na hindi kinakailang patayin kung talagang ang suspect or accused ay hindi naman lumalaban. But when your life is in danger, that's the only time when you are supposed to fire, to kill. But yan naman po eh, talagang yan ang doctrine sa police engagement eh. Pag yung ang life mo is in danger, then you are allowed to fire and maim. Sir, we have about 2.5 minutes to go. Is there something else that you're doing that we, you know, media has not yet sufficiently covered? So, for instance, I did not know about the DOJ Academy. Anything else that... Hopefully, we'll be able to clean up muna. Kasi dun sa... Hindi nyo natatanong na dun sa Bucor, ang binabantayan lamang po ng SAF doon ay yung Building 14 at saka Maximum. Yung pong medium at saka... minimum security ay hindi na binabantayan. But because of what we did, yung po, isang naming nagawa din, because of my appeal, we were able to get the donation from a good Samaritan ng dalawang jammer natin. Kaya this jammer costs 4 million pesos, and yan po ang nilagay natin doon sa Building 14. So absolutely, no cell phones and other gadgets could be operated. As a matter of fact, pati yung mga kapitbahay na those within the Bucor territory ay tsaka yung mga radios ng ating mga guards could not operate because of this jammer. Kaya yun po ang nangyayari ngayon. But hopefully, mayroong nagsabi na nag-transfer na raw po sa medium security yung mga drug lords. Kaya talaga very ingenious sila eh. Kaya sana yun ay magawin ko rin ng paraan. Sir, what makes SAF effective? Well, mayroon silang kwan talaga eh. Mayroon silang discipline, marunong sila. At hindi sila talaga nagpagamit. Walang contact. As a matter of fact, pag sila ay nakatakip yung kanilang mga mukha eh, para walang hindi sila maging familiar with anybody, and of course to avoid so you think they are corruption proof? Yun ang kinatatakutan namin noon eh, na baka siyempre kahit anong straight pagka straight yung mga yan ay makukurap din sila. But apparently hindi. Kaya nag-extend kami, nag-ask kami ng extension ng services ng SAF from the police, from the PNP.
Okay, on that high note, we have to end. Marami pang tanong, but it's already 9 o'clock. We would like to thank Secretary Vit Aguirre. Thank you very much, sir, for making time for us. Thank you, John. Thank you sa mga viewers, listeners, here in the Philippines and throughout the world. Thank you. This has been INQ&A. See you next Tuesday. Thank you and good night.